Saan talaga ata sila ni Bondying or bobo or tanga? Ito pala ang pinakabagong training ng mga terorista. Hindi lang natutunaw yung utak mo, nagiging sinungaling ka pa. Nagpaulan ng banat ang suspendidong kongresista na si Arnie Teves sa isang video. Nakasuot ng sando at relax sa hindi pa matukoy na lugar. Dito binanatan niya ang tinatawag niyang Bondying na pinaghihinalaang si Justice Secretary Bondying Remulla. Ang ewa naman to, di ko na talaga may din ano nangyayari sa ating bansa. Merong epal, may bopols, may mga utak na natudaw na sa pulbos. At bakit ito yung pinapayagan natin magpatakbo ng ating gobyerno? Ay, hindi ko na talaga maintindihan. Isipin mo, si Bondying, sabi niya, wala daw respeto. Diba? Respect is earned. Hindi hinihingi yun. At dapat hindi niya ni lahat. Diba? Ako, marespeto akong tao. Pero pag hindi ka dapat respetuhin, hindi talaga kita re-respetuhin. Sa tingin nyo, dapat respetuhin yung ano, yung mga last ng amats. Diba? Kung gusto nyong respetuhin kayo, pag magpapa-interview kayo, siguraduhin nyo na nasa matinong pag... Mga palangga, kakasabi ko lang, di ba, na masama talaga epekto ng pulbo sa utak ng tao. Kanina lang, pagbukas ko ng YouTube, manonood sana ako ng mga, anong mga palabas dyan. Unang-una ko nakita, epekto na naman ng pulbos. Tingin ko, kulang na naman sa pahinga. Dahil, hindi ko alam saan nakuha yung 8 million na number eh. Bakit hindi 7, hindi 9, hindi 10 million? Baka siguro, pumasok sa isip niya na gamitin niya yung number 8 dahil swerte. Doon mo makikita na mga kathang isip. Siguro, ganun talaga pag kulang ka na sa pahinga kung ano-ano pumapasok sa utak mo. Diba? Yung pa-crash ka na dahil ilang araw na nung mula nung dumating eh. Nung dumating, medyo presko pa eh. Ngayon, wala. Sama na ng itsura. Siyempre, kakapulbos, kulang sa, o hindi siguro nakatulog. Yun. Kung ano-ano na naman yung nasa nakathang isip niya. Anyway, inuulit ko lang, no? Huwag yung tutularan yan, ha? Huwag kayong magdodroga. Masama talaga. Hindi lang natutunaw yung utak mo, nagiging sinungaling ka pa. Siyempre, kung ano-anong lumalabas sa utak mo, hindi naman totoo. At nasabi mo pa sa publiko, no, itsura mo ngayon, di sinungaling, di ba? So, wala, king of sablay, king of fake news, sinungaling, wala. Yun lang. Mga palangga, kakapanood ko ng YouTube ulit ngayon. Ewan ko ba? Di ko alam kung malakas na talaga ata sila ni Bondying or bobo or tanga. Meron naman siyang sinasabi tungkol sa 13 daw sakay ng eroplano, no? Paano sasakay yung 13 na tao sa 9-seater na eroplano? Sabay, bali-mali pa yung mga lugar na sinasabi niya. Seryoso tayo ng konti, no? Pag-usapan natin yung mga nakaraan. Alala nyo, nagkwento sila na may helicopter na sinakyan daw ng 5 pasahero ginamit pantakas. Yung helicopter na yon ay Bell 505. It's a 5-seater helicopter. Ngayon, paano mapagkasya ang 5 pasahero sa 5-seater helicopter? Pero huwag natin kalimutan, mga palangga, may piloto pa yun. So, piloto plus 5 pasahero, magiging 6 na siya. Mga palangga, walang matinong piloto lilipad ng overloaded na aircraft, much more a helicopter. Hindi ko nga alam kung kaya lumipad ng helicopter na overloaded. So, dun pa lang makikita natin na may mali. Fast forward, kailan lang. Sabi na naman niya na tumakay daw ako, 13 kami. Kung tinutukoy niya yung eroplano na lumabas sa social media, that's a 9-seater aircraft. Paano mo isasakay yung 13 na tao sa 9-seater na eroplano? Diba? So, dun mo makikita na mali na naman yung impormasyon. So, hindi ko alam kung kulang sila sa research or plain sinungaling lang talaga. Nag-iimbento lang or kaya kathang isip niya lang. So, dito natin makikita na hindi ka panipaniwala tong taong to. So, yun lang, no? Payo ko, lalo na sa mga ganyang posisyon sa gobyerno, dapat bago kayo magsalita, nag-research kayo or nag-iisip kayo.
Ay, naku, ewan ko ba? Di ko alam po, ignorante to, tanga, bobo, or tingin ko, last na dry ng amats. Ay, naku, last ng amats ko, Chong. Pahinga-pahinga naman. Meron pa palang dalawang isyong kailangan talakayan ng seryoso. Sinabi ni Bondying na kailan magpakita kung may kaso ka. At yung pwede pa ma-MR kung na-acquit ka na. Tanong lang naman to. Nagpakita ba yung anak niya yung may kaso yung anak niya? At kung pwede pa pala ma-question yung pagka-acquit, to bakit hindi i-question yung pagka-absuelto ng anak niya, di ba? Ang bilis nun eh. Semi-magic yun eh. Hindi lang semi nga, tingin ko magic yun eh. So, ito yung mga bagay-bagay na kailangan natin itanong. Dapat masagot. Anyway, kung hindi siya tanga, bobo, or lakas ng amats, wala nang ibang word. Sinungaling. Kaya na pumili, boss. Kaya na maghusga. Mga palangga, seryoso tayo ha. Ito, bago ko itong nakita at natutunan. Ito pala ang pinakabagong training ng mga terorista. Panuulin nyo. Secretary Boy, bago ang hamon ko sa'yo, sinisingil ko yung sagot mo sa tanong ko. Paano nagkasya ang 13 na tao sa 9-seater na aeroplano? Isa pa, paano nagkasya ang 5 pasahero plus piloto sa isang 5-seater na helicopter? Tingin ko, obligasyon mo na sagutin ng diretso sa taong bayan yon. Dahil kung hindi hearsay yun or kung hindi man outright sinungaling. Oh, ito, Secretary Boying, seryoso na to ah. Hindi ako naka-sleeveless, nagdamit na ako ng matino para malaman ng lahat na formal ito na hamon sa'yo. Hinahamon kita. Nagsabi ka, diba, na nag-apply ako ng citizenship sa Timor. Ngayon, paano pag sinungaling yung sinabi mo? Resign ka. Kung totoo, uwi ako. Will you take my challenge? That's my challenge to you. Saksi ang buong bansa at ang buong mundo. Kamukailan din ay nanawagan na si Nationalist People's Coalition Secretary General at Rizal Representative Jack Duavit sa kapartidong si Teves. Matapos katigan ang rekomendasyon ng House Committee on Ethics and Privileges na muling suspendihin ang mambabatas ng 60 araw. Maliban sa suspensyon ay tinanggal na rin ang rights and privileges ni Teves bilang kongresista at inalis na rin siya sa mga komite kung saan siya nabibilang. Ako si Luan Peñano para sa Eye of the Nation ng iNews Pasig.